Magandang araw mga ka-Repapips. Ito po ang inyong lingkod, si Eddie Bongplaza, National President ng GAP. Isang malaking karangalan dahil kasama po natin ang mga kilalang GAP presidents sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unang-una po, andito ang GAP president natin sa Bulacan, si Mau Asierto and Bert Silin. And of course, RGBA President Duper Villalon. Sa Rizal naman po, si Chris Lianes. At last but not the least, ang sa Batangas naman natin na GAP President is si Fermin Solis. Sa panahon ng pandemya, kung saan pinagbawalan ang traditional sabong, ano ang naging epekto nito sa inyo? Mau? Well, sa tanong po dun sa naging epekto po bilang breeder po nung unang bugso po ng pandemya natin, pinagbawal po yung traditional sabong. Syempre po na ano, just like any other business po or mga hanap buhay, hindi na rin po na alam namin ang gagawin namin. So yung actually in fact yung iba naming mga manok, mga breeding materials, medyo binawasan, in-eliminate na rin namin, pinagpapatay na rin po kasi wala na rin halos mapakain nung time na yun. Kasi wala na rin yung dinami lang kung sino po magkukonsume o sino po bibili ng manok. By that time po, nawala pa pong liwanag yung ating industry po. So parang nagkaroon ng konting pagdadalawang isip lahat ng breeder dahil hindi natin alam kung kailan maibabalik ang sabong, ano? Yes, Bokong. So wala pong maliwanag na direction by that time po. Actually, hindi lang naman kami personally, pati yung buong sa lugar po namin sa Bulacan, yun, ganun na halos pinamigay na nila, iba, pinatay na nila yung mga manok nila. At that time, nung unang bugso po ng pandemic. Kayo po, Duper? Duper Villalon po. Ako po yung Vice President ng RGBA. Sa kasalukuyan, wala yung aming presidente. Yung panahon po ng pandemya na nawalan ng sabong ay tingin ko hindi lang kaming mga breeders, no, pati yung operator ng sabungan, pati yung mga nanggagamot, mananari, yung nagtitinda sa sabungan ay talagang nawalan ng hanap buhay, no. Yung problema sa pagbabayad ng patuka, nandoon na rin yon. Talagang ano, Kong, talagang malaking matumal talaga. Maraming umiyak. Maraming nagsara, in fact. Sa paanong paraan nakatulong ang inyong chapter ang muling pagpayag ng pamahalaan sa operasyon ng traditional sabong at ng e-sabong? Yes, hello. Magandang hapon po, Congressman. Fermin Solis po, mula sa GAP Batangas President at isa pong GAP chairman po ng cluster head ng Southern Tagalog Cockers Breeders Association. So, sa katanungan po ninyo patungkol doon sa epekto ng pagbabalik po ng traditional sabong at isabong. Oo, medyo maganda ho ang naging epekto nito sa industriya, sapagkat unang-una nabuhay muli yung industriya ng sabong, lalong-lalo na yung mga tumatangkilik dito. Unang-una yung ating mga poultry supply, gumanda ang takbo ng negosyo, ang ating mga breeders, nabuhay muli ang kanilang pagkakataon upang sa ganon ay ang kanilang mga produkto na ha-harvest nila na patungkol sa mga stags, mga cocks, ay kanilang muling magagamit sa industriya ng sabong. At napakalaki po ng contribution na naibalik ang tinatawag nating traditional na sabong sa pangkalahatan, sapagkat unang-una marami talaga ang umaasa sa industriya. At marahil ay mas maganda kung ito nga ay magpapatuloy, sapagkat sa kasalukuyang panahon ngayon na maganda naman ang panahon na ibalik na, wala na ang pandemya, ay maganda na maibalik na ang industriya ng sabong sa atin, sapagkat yan na po ay kinagisngan ng ating mga kahit pa ng mga ninuno, at yan ay talagang kabuhayan na maituturing ng ating bansa at most sa lahat po. Maibalik ko lang, ano, dahil ako po nag-umpisa, mga talagang nag-full-time na mga 19 years old po ako.
ang pagbibreed at paghahanda ng manok. Doon po ako nagkumpisa. So, napakagandang pananaw po ninyo na ganun po ang nangyari nung magkaroon na tayo ng traditional at ang isabong. No? Sa inyong pananaw, ano ang naitutulong ng isabong sa mga Pilipinong tumatangkilik po nito? Mr. Chris Llanes po, President. Ang sabong, napakalaki po na naitutulong sa amin. Lala sa mga normal na sa mga mamayan ng dito sa atin, kasi ang nakapagbigay po ang WPC ng mga donation, lalo na po nung panahon ng pandemic. Siguro ho, laging laman ng mga balita at mga dyaryo natin, pati sa FB, yung mga donation po ng WPC, malaki po na itutulong sa... Ito po ay nagbibigay ng trabaho sa ating mga master agent at sa mga sub-agents. At na kitang-kita naman po na malaki rin ang tulong sa ating mga breeder. Kasi po, marami po ang consumption natin ng mga manok. Kaya sana po matuloy, mabalik na po uli ang online natin. At para po yung mga nabuhunan, mga nag-invest po sa mga breeding natin, ay wag naman po masayang. Kung di ako nagkakamali po, ito ang tinatawag na social responsibility po, no, ng ating Pitmaster Foundation upang makapagbigay tulong naman sa ating kapwa, lalong-lalo na nung panahon ng ng pandemya, na medyo nahirapan ang gobyerno. Kasi ang gobyerno naman po ay may procurement process na hindi po ito po pwedeng madaliin ang pag-procure ng mga kinakailangan para sa ating mamamayan, lalong-lalo na ng panahon ng pandemya. Ngayon, nung nagkaroon naman ng isabong para mapadali ang sabong sa Pilipinas, ano ang naging benepisyo po nito sa inyo, Mr. Bert Silin? Magandang araw po, Kong. Ako po bilang presidente po together with Mama Sherto po ng Bulacan. Unang-una po nakita ko at ground level na yung mga nagpo-produce po ng manok sa Bulacan, mabilis po nilang naibebenta yung manok nila at na-showcase po palabas po sa fights ng WPC. Mas marami pong nakakakita. So, mas marami pong nakakabili ngayon ng manok. Katulad po sa Bulacan, yan po yung source ng karamihan ng mga breeders. Pagdating naman po dun sa paglalaban, game changer po kasi ang ginawa ng WPC. Napakaayos po ng sistema. Tinipon po niya yung mga pinaka magagaling at maayos na mga breeders. So parang dito po sa labanan ng WPC, doon po natin nakita na talagang doon natin malalaman kung yung manok natin na nilalaban uubra po ba talaga sa labanan sa gitna, kung tawagin natin. Lahat po ng aspeto pinadali niya, pati po ang pagpupusta po, pagbetting, pinakasimple na po pati yung mga submission ng weights, lahat po napakaayos. Pagdating po sa arena, napaka-systematic po ng labanan, yung mga cacaos po lahat maayos. Masasabi ko po, simula po nung nagkaroon ng isabong, lalo pong lumaki yung industriya ng sabong. I think mga para sa akin po, bata pa naman po akong breeder, pero nakita ko po na ito po talaga yung dapat na direksyon ng sabong sa Pilipinas. Malaking tulong talaga sa industriya. Kung wala pa lang tayong figures, kung ano po ang ikinalaki ng from traditional pre-pandemic at saka ngayon nagka-pandemic at lalong-lalo na ngayon na post, pagsabihin na natin, post-isabong, no? So, wala pa tayong figures yan, pero sana makita natin, pag-aaralan po natin yan kung ano ang naging really overall case scenario sa ating industriya
na napasukan po natin. Anong masasabi niyo sa sinasabi na karamihan na hindi maganda ang epekto ng isabong sa mga Pinoy? Mr. President Fermin Solis po. Tama ho, bigyan natin ng isang malawak na pananaw o perspektibo ang mga bagay na yan. Unang-una, talaga ho naman na ang lahat ho ay may limitasyon at may tinatawag tayong, kumbaga sa anong tawag dito ay, yun nga, limitasyon. At sapagkat tayo ay may batas, yan ang unang-una. Kaya hindi na rin ako nagulat nung sabihin ni President Duterte na sapagkat yung demand nga na minsan maraming nagsasabi na yung itong patungkol sa isabong na kinakailangan magkameron ng regulasyon. Lahat naman bagay ay tama na nakakameron tayo ng regulasyon sapagkat tayo ay pumapasa ilalim sa batas. Oho. At maganda rin naman na ito ay bagamat napakadami na nakikinabang sa industriya ng sabong at patungkol sa isabong sapagkat unang-una nabuhay nga ang maraming breeders, nabuhay ang madaming pharmaceutical industry patungkol sa veterinaryo, patungkol sa mga poultry supply, marami talagang umasa at nabuhay, kitang-kita naman natin at yung mga farmer ganon sapagkat lahat tayo kumukonsumo ng mga kinakailangan para sa ating mga breeders. To make it short, ay ang tamang regulasyon palagi sa lahat ng uri o bagay sa atin dito sa ating pamahalaan. Dapat talaga ay maganda, may patupad ang tamang regulasyon. Yun lamang po naman ang para sa akin. As a GAP president ng Batangas, masasabi ko po naman na talagang nakatutulong ang moderno na pamamaraan. Yun po. Totoo po yan, ano? Kasi ang regulasyon isa sa pinakamalaking bahagi ng ating industriya. Kasi ito ay napakabago naman po na sabihin na nating konsepto ng pagsasabong. Kaya tuloy-tuloy po nagbabago yung pag-regulate. Nakikita po habang ito ay tumatakbo, doon po nakikita kung saan po yung mga pagkukulang natin. Doon po nakikita yung pag-aabuso po ng iba. Ang importante po dito ay yung disiplina po ng bawat tao. No? So sana po ang gobyerno at ang private sector, katulad po ng World Peace Pass, ng WPC, magkaroon po ng mas magandang ugnayan po ano, para po yung pag-regulate nito na sa tamang oras at kung yung mga holiday season, sana po magkaroon ng ugnayan ang ating gobyerno at ang lahat po ng nagpapaisabong, no, na ito yung magiging polisiya or ito yung regulasyon na mangyayari upang hindi naman din, lalong-lalo sa mga bata. Kasi may mga naririnig ako sa mga kakilala ko na taasan na lang yung minimum bet para ngayon yung mga bata ay maiwas-iwasan. At kung ano-ano pang technology ang po pwedeng magawa natin kung sakasakaling ito po ay mapahintulutan ulit na magbukas para sa mga dumarating na mga panahon. Ang disiplina pa rin at self-control. Yun po ang pinakamahalaga po natin dyan. Sa inyong opinion, ano ang magiging epekto sa inyong chapter nang muling ibabalik ang isabong? Mr. Bertilin? Lahat po sa ako po para po sa buong chapter ng Bulacan siguro masasabi na ito po yung iniintay natin sana na pagbigyan po tayo na ituloy yung isabong. Dahil po katulad po ng nabanggit ng mga kasama kong presidente, yung mga nasasakupan po namin ay puro namuhunan na sa kanilang mga palabas na manok. Yung iba po nagkautang-utang na sa mga poultry supply. Ito yung hindi po kayang i-cover ng traditional sabong yung dami ng supply na ginawa po ng ano eh. Sa Bulacan po, nasa over 500 farms po ang na-bandingan namin. More than almost 65,000 cockerels. So lahat po yon inaasa nila na dito po natin dadalhin sa isabong sa palaban po ng WPC. Yung karamihan po doon, talagang yun po ang kabuhayan nila. So dito po sila nakasandal.
Bukod pa po doon, yung mga nagtatrabaho po sa sabungan, yun po ang mga maanuhan natin, matutulungan sa pagbubukas po ng isabong. At the same time, yung Pitmaster Foundation po, nakakatulong po sa lugar ng Bulacan, kapagbigay po ng ambulansya. Sa amin po, pag may lumalapit, nire-refer po din namin sa foundation pagka meron silang pangangailangan. So yung pagbigyan po tayo ng pagbuksan po ulit ang isabong, yun po ang hinahangad ng sinasabi kong napakaraming breeders at mga mananabong po sa lugar ng Bulacan. Ito po yung tinatawag natin empowerment po sa bawat presidente ng GAP, no? Sa iba't ibang lugar sa ating buong bansa. Na in fact, yung unang-una, isang malaking problema natin is really yung ating mga kababayan na tinamaan po ng kidney failure. No? Ang Pitmaster Foundation is really into dialysis center na libre po, lalo-lalo na sa magsasabong. Dahil alam naman po natin na mahal. At talagang sabihin natin financially, madi-drain out yung ating ordinaryong mamamayan kung sila po ay may kidney failure o nagda-dialysis. But then again, ito yung ating panaginip. Dahil katulad ng sinabi mo, 65,000 yung kakeresa ng bandi ngayon. Pero nung araw, hindi ko po alam, malamang 30,000 lang ang usually binaban. Intindido naman natin, katulad ng pinag-usapan natin kanina, ito ay pinatingil at tayo naman ay sumusunod lamang, ano? Dahil ayaw nating maging illegal yung ating operation. At ito'y napakagandang senyalis din na tayo po ay talagang sumusunod sa batas ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, mga Karepa Pips, ito na po, ano? Ang inyong mapapayo sa mga patuloy na tatangkilik ng isabong. Unahin po kayo natin kayo, Mau. Hopefully po, pag makabalik na po tayo as soon as possible po, sana po ano, lahat ng stakeholders, even yung mga enthusiast natin, no, sana ilagay lang lahat sa control, kagaya ng sinabi natin kanina. Lahat po kasi ng sobra, nakakasama ho, kahit anong bagay. So, yan naman pong isabong na yan po, inilagay po yan bilang una-una kabuhayan po ng mga natin as a breeder, ng lahat ng mga stakeholders po. Pangalawa ho, para ho maging libangan o konting aliwan po ng ating mga manunood. So, lahat lang po sana ilagay lang ho sa tamang lugar, sa tamang control po. And sigurado naman tayo taas sa yung GAP and WPC, tuloy-tuloy po naman mag-i-improvise and mag-i-improve po yan to continually professionalize po ito pong ating industriya po when it comes particularly in isabong po. So yun na po, siguro control lang po and gamitin lang po natin sa tama itong ating isabong po. Ayan, patungkol naman dito sa ano, yung impending comeback ng isabong, eh talagang inaantay na po talaga namin yan na mangyari dahil para bang parang bumalik uli yung sigla, no, yung circulation ng kumbaga iikot na uli yung pera, ha? Papunta sa tindahan ng patuka, no? Sweldo ng mga tao natin, yung paggastos natin sa logistics, yung biyahe-biyahe, no? Yung iikot eh, napakaraming industriya na apektado or na makikinabang, no? Gasolina, may driver ka, may sasakyan ka, no? Napakarami. So, kami, dahil hindi naman kami malaking ang operation namin sa Manukan, hindi naman ganun kalaki, pero magugulat ka, napakaraming taong involved, no? May maghahatid, may magsusundo. Pagkatapos ng laban, maghahatid na naman. So, totally yun, nung nag-stop ang pinastop tayo, eh talagang balik sila sa pagdadrive ng tricycle, no? Sa mga dati nilang gawain na talagang kulang din. Kulang din talaga yung hanap buhay nila. Ngayon, syempre yung pagbabalik nito, eh
yun na nga, may kaakibat na na mas matinding pag-aaral, no? Siguro tayo-tayo na rin na kumbaga ang tingin kasi nila sa atin na tayo mga bida eh. Kumbaga sa isang TV station tayo mga artista. Ngayon, bilang responsibility natin dahil tayo may mga Facebook, no? Tayo ay nasa media, lumalabas tayo. Parang kailangan siguro tayong lahat din magsalita na yun nga kagaya ng sinasabi ni Press Mau na i-control ang sarili, no? Sa atin na rin manggaling kasi minsan nakikita natin ang lakas ng sugalan, di ba? Doon tayo kasi malaki ang pusta ni ganito ganyan. Siguro baka hindi na tayo doon mag-focus ngayon, no? Siguro pagalingan na lang ng manok, no? Actually kami hindi naman kami magkakilala nung araw pero nagkakaroon ng camaraderie. Oh, camaraderie, connections, no? Tawagan na lang, hindi na kailangan pumunta pa. So siguro mas malaki na ang responsibility natin bilang players, bilang nakikita nila araw-araw. Or baka itong mga darating na panahon hindi na ganun kadalas, no? Kaya yun, yun, panawagan din namin na may balik na ang Isabong, pero ganun pa man, kung ano man ang magiging desisyon ng panibagong administrasyon, eh susunod pa rin naman tayo. Ikaw po. Siguro po ang mapapayo ko doon sa mga patuloy na tatangkilik ng Isabong kung mapayagan na pong mabalik, siguro lahat po in moderation, katulad po ng lagi rin pinapayo sa atin ni Boss, Boss Atong Ang, na huwag sobra yung para sa pamilya, unahin. Siguro kung merong konting natitira tayong pwedeng pang libang, pang diversion, pantanggal po ng stress, siguro yun lang po ang ilaro natin. Huwag yung para sa pamilya. Una natin i-secure yung pamilya natin, tsaka na lang tayo maglaro. Ngayon, kung wala tayong panglaro, huwag po tayong tumigil tayo maglaro. Ngayon, kung meron tayong sobra at pwede tayo maglibang, yun lang po siguro yung pinakamagandang pwedeng ipayo ko eh. Talagang yung panglaro lang ang ilaro, huwag po yung pangpamilya. Yun lang. Para sa akin ho naman na congressman at sa mga kababayan ko sa Batangas at na maging sa buong tumatangkilik ng Isabong, masasabi ko nga ho ang tayo sa atin mismong mga sarili ay mabigyan natin ng tamang regulasyon ang ating mga sarili kung paano natin madidisiplina ang ating sarili. Kumbaga sa kakakuan, lagi nating ilagay sa tamang perspektibo ang ating tanggap natin na ito ay hindi man bisyo o ano pa man, ay makapagbibigay sa atin din talaga ng pag-unlad o sapagkat tayo ay nabubuhay ngayon sa isang maayos at moderno na mga teknolohiya. Yan ay katulad ng ika nga kasama sa pag-unlad. Pero lahat siyempre ng pag-unlad ay may kaakibat din na tinatawag na kumbaga sa pag sa atin ay pagdisiplina sa ating mga sarili sapagkat at ang lahat ng ito ay kinakailangan tayo ay tatayo sa tama at maayos na pamamaraan at patakaran. So muli, kung yung Isabong ay may babalik, ang may papayo ko sa ating mga kababayan ay talagang i-moderate lang natin, wag natin gawing bisyo, wag natin gawing sugal, gawin natin libangan, at yung mga kabataan ay kung maaari tayo mismo sa atin na mga edad na ay pagpayuhan natin na kung maaari ay iwasan na tumaya sapagkat unang-una tayo naman inasa mga bracket na meron bawal talaga na mga edad para tayo ay lumagay sa sugal. Oho, gawin natin ito na maging magpaunlad ng ating kabuhayan at hindi makawasak ng ating kabuhayan. At the end of the day ay talagang dapat ay maging pagsulong ng kabuhayan natin at hindi makasira ng ating kabuhayan. Yan lamang po, congressman, ang aking maikukuhan ho patungkol po doon sa inyong katanungan na pagpapayo. Kayo po. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ang may papayo ko lang po sa ating mga vetors, dapat po talaga may control.
Kung kumikita ko kayo ng, halimbawa, kumikita kayo ng 1,000 in a day, dapat porsyento lang po doon. O kung 10% kaya niyong ipuhunan o ipaglibang, hanggang doon lang po dapat tayo. Kasi mahirap pong mapasubo. Kasi ito po, kung tutusin, sugal din pag hindi kinontrol. Pero pag kayo marunong mag-control at alam nyo yung kung hanggang saan lang dapat ang gagamitin yung pera para dito, ito po yung nagiging libangan. Yun po sa akin. At siguro po, ang isa pa na nagiging, kaya siguro naging issue rin sa atlet itong isabong na ito, gawa po naging accessible sobra, pati sa mga bata. Kaya po, ang control at disiplina sa sarili, ayun po ang dapat na ano, dapat po 'yun ang ating ano disiplina sa sarili para sa atin. Kung talaga kayo susugal at may pansugal kayo, okay lang ho 'yun kung kaya niyo. Pero kung hindi naman ay pwede naman tayo manood na lang. Kasi kung sa kahit 100 pesos pwede naman kayo manood eh. Pwede naman ho kayo maging masaya kung manonood lang. At 'yun ang ano natin. Kasi ako po, nalungkot nga talaga nung mawala ang isabok kasi ano ko yan eh, outlet ko rin yan. Makapanood ako sa gabi ng mga 10 fights bago tumulog. Nagiging ano ko po yan, outlet, para libangan. Ito pong sabong, hindi po talaga ito, ano eh, hindi pong ihanap buhay natin na tayo nagbabaka sakali. Kasi po, may kasama po pera ito eh. Sugal po talaga ito. Kaya sana po, tayong mga betors, tayo lang po magdidisiplina sa ating mga sarili. Yun lang po may papayo ko. Mga kapwa presidente, maski sa traditional sabong naman, meron ding social cost. Meron ding talagang kumbaga sumusobra sa limitasyon. So ang aking maipapayo really is self-control, although disiplina, although sometimes it takes time, no? Kasi hindi uubra yung tira tayo ng tira ng ating pag-isabong na wala tayong control at tayo po ay magiging inefficient sa ating trabaho kung merong cobwebs o may iniisip tayong problema sa kinabukasan, meron tayong babayaran na hahanapin pa natin yung pambayad natin doon sa ating pinagkakautangan. Nasisira po yung efficiency ng isang tao sa kanyang trabaho at focus sa kanyang trabaho kung ganito po ang nangyari. So again, maipaabot ko sa lahat ng nakikinig at nanonood nitong ating show ngayon, ang may papayo ko pa rin is talpat responsibly kung ito po ay pahihintulutan ng ating gobyerno. At sana tayo ay mapakinggan ng ating gobyerno, lalo tayong lahat dito, dahil po apektado ngayon ang lahat na nagbreed ng manok at sa industriya itself, ano, at sa kabuhayan. Kung hindi ako nagkakamali, marami ngayon ang natanggal na naman sa trabaho dahil nga po natigil itong isabong. But again, ang aking pananaw, magkaroon ng magandang ugnayan ang mga isabong operators at ang ating pamahalaan upang nang sa gayon magawan ito ng mas magandang polisiya at regulasyon upang ipagpatuloy natin ang ating isabong. At lalong-lalo na kasi ang nakikita ko po ngayon, nagiging problema yung pagpapatuka ng bawat breeder, no? At yung maintenance cost ay napakalaki. At hindi na didispose ng maayos yung manok. So, habang tayo ay tigil pa, ito ay pinag-aaralan po ng mga GAP presidents kung ano po ang pwede naming magawa. At dito muna tayo sa traditional sabong at sana maunawaan po ng ating kapwa sabongero na ito po ang katotohanan sa takbo ng ating panahon ngayon at sana kayo maging pasensyoso lamang. At ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya upang maibalik po natin ang isabong with the blessing of our national government.
kasi lahat naman itong bagay na to, eh, lahat ng bagay, I think there is a social cost. Ang atin lang maging responsable, and then ang Pitmaster Foundation, eh, siguro pwede maghalap ng pamamaraan upang may-address itong social cost na nangyayari. Magandang araw po sa ating lahat, at lalong-lalo na sa ating mga kapwa-presidente, sa ibang iba, lalong-lalo na sa Kimau Asierto at Bert Celine ng Bulacan, Duper Villalon ng RGBA, Fermin Solis ng Batangas, and of course, Chris Llanes ng Rizal. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpunta dito, at tayo po ay medyo nagka-exchange ng mga ideas kung paano natin haharapin itong nangyayari ngayon sa atin. Maraming maraming salamat po, at sana po tayo ay manalig na tayo po ay bigyan pala ng Diyos ng tayo ay ibalik sa ating mga mahal na ginagawa sa ating buhay, katulad po nitong sabong. Maraming maraming salamat po, at magandang araw sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas!